Hello, what's up guys? Kumusta na kayo guys? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Today is Maundy Thursday or Huwebes Santo. Nandito tayo ngayon guys sa ating mini creeks farm para i-share ko sa inyo guys ang mga mumunting tips para sa pag-alaga ng talbos ng ating ubas. Yes guys, yung growing tips na tinatawag nila. Yun ang sinasabing talbos. Share ko sa inyo guys kung paano natin alagaan ang mga talbos ng ating ubas. Kasi itong talbos ng ating ubas guys, gaya nito, ito ang magandang indicator na malaman natin kung ang ubas natin guys ay malusog siya or tama ang kanyang paglaki guys. Ito guys, oh, kikita nyo ito. Oh. Oh. Mayabong na mayabong siya guys at saka very healthy ang kanyang talbos guys. Isishare ko sa inyo guys ang mga munting tips kung paano natin alagaan itong talbos ng ating ubas guys. Itong katabi niya guys, kita nyo ito. Ang laki ng dahon niya guys. Ito yung pinutol natin or yung ginawan natin ng cordon nung nakaraan. And guys, oh, tatlong cordon ang iniwan natin. So, itong cordon niya gumagapang na guys. Kumahaba na. So, i-share ko na sa inyo guys kung paano mabilis lumaki ang ating ubas sa pamamagitan sa ng pag-alaga sa kanyang growing tips or talbos. Yes guys. Talbos ang sikreto ng mabilis na pagyabong ng ating ubas. So, kung alam nating alagaan ito guys, sigurado na mabilis lalago ang ating ubas. If you will note guys, dito sa baba, ito oh, may mga tain ng baka na akong inilagay dyan. So, yan ang pinaka-organic fertilizer guys. Pero maliban dyan guys, kalalagay ko lang kaninang umaga guys ng triple 14 dito sa puno, palibot dito guys. Isang procedure yan para lalong mabilis na lalaki ang ating ubas guys. So lahat ng ating ubas dito ay nilagyan natin ng isang dakot na triple 14 na side dress. Side dress ang ginamit natin guys, yung hindi tinitimpla sa tubig. Kasi parang ano yun guys eh, banayad ang dating niya kasi every time na magdilig tayo guys, madidiligan yung fertilizer, so matutunaw siya, yun ang inaabsorb ng ating ubas sa itaas, parang pagkain niya. Maliban sa pagdidilig guys at regular na pag-abono, itong simple tips na ito guys, yung pagtanggal ng side shoots, ito ang dapat natin nagagawin guys para mabilis na tataas ang ating ubas at tataba ang kanyang mga main trunk at mga cordon. Kung may cordon na siya guys. Itong mga lumang dahon niya guys, tanggalin na rin natin kasi hindi na rin niya kailangan guys. Habang pataas ng pataas ang ating ubas guys, dapat tinatanggal ito. Ayan. Papagandahin natin ang ating ubas. Itong mga side shoots tinatanggal yan guys. Ito. Hanggang sa itaas yan. Hanggang makarating siya sa balag. Kung nasa balag na guys, mag-iwan ng tatlong side shoots. Yun ang gagawin nating cordon. Ito guys, oh, tinatanggal natin ang kanyang tendrils. Kasi hindi naman kailangan ng ating ubas yan guys. Nutrient sucker din yan. Ayan, tinatanggal natin guys. Siguradong mabilis nang tataba ito at saka yayabong guys. Kasi tinanggal na natin ang mga nutrient suckers gaya ng side shoots. Saka itong tinatawag nilang tendrils. Itali muna na, itali na rin natin guys kasi tinanggal natin yung maraming tendrils niya na umahawak
sa climbing post. Kailangan itali na siya, guys. Yan. Para pag humangin ng malakas, hindi siya madadala ng hangin. Yan. Ang pagdidilig ko dito, guys, regularly, once a day, sa umaga lang. Kasi malaki na siya. Pero later on, ma-alter pa yon kung ano yung requirement ng ating ubas. Kasi ang importante, basa yung kanyang puno, guys. Malalaman naman natin itong kwan, moisture dito, guys. Kung tingnan natin dito sa puno, guys, so ayan, basa pa siya. So, hindi kailangan na umagat hapon ang pagdidilig. Once a day lang, that's enough. Ito, guys, mapapansin nyo, guys. Nakaakyat na siya sa balag, guys. So, panahon na para gumawa tayo ng cordon. Ito, guys, dito ako magpuputol. Ayan. Ito ang tinanggal natin na mahabang tangkay niya, guys. Bari mag-iwan lang tayo, guys, ng tatlo na side shoots. Yun ang gagawin nating cordons. Ito, isa, dalawa, tatlo. So, itong mga nasa baba, tanggalin na natin lahat yan, guys. Ito. Para lalong mabilis siyang yayabong, guys. Ayan. Tanggalin natin na rin natin itong mga tendrils. Hindi na kailangan yan ng ating ubas, guys. Itatali na lang natin. Kasi nutrient sucker din yan, guys, eh. Yan. So, yan. Okay na yan, guys. Ganyan ang paggawa ng cordon. Tatlo lang ang iniiwan ko ngayon, guys, na cordon. Pansin nyo, guys, ang lapad ng ano niya, dahon niya. So, ibig sabihin, maganda ang kanyang pag-arangkada. Ito sa baba, guys, tanggalin na rin natin yung mga lumang dahon, guys. Ayan. Yan. Habang tumataas siya, guys, tinatanggal natin ang mga lumang dahon. Yan. Ganito din dito sa kabila, guys. Itong kabila kasi may cordon na siyang ginawa natin, guys. Ayan, no. Talagang maganda na ang kanyang arangkada. So, dito sa baba, tatanggalin na rin natin yung kanyang mga dahon. Ayan. Okay, malinis na siya. So, dito sa bandang itaas, saka na lang yan, guys, tatanggalin pag mahaba-haba ng kanyang cordons. Ito, guys, yung cordons na ginawa natin dito, tatlo. Sa dalawa, tatlo. Papansin nyo, guys, to mahaba na itong cordon na ginawa natin. Itong mga maliliit na ito na side shoots, yan ang mga magiging protein cane, guys. So, yun ang susunod na alagaan natin, guys, yung mga protein canes. Dito rin sa kabila, guys, tanggalin na rin natin itong mga lumang dahon. Yan, no. Hindi na yan kailangan ng ating ubas. Medyo mahaba-haba na rin yung cordons nito. Lumalabas na rin, guys, yung mga magiging protein canes gaya nito. So, maganda ang ano, arangkada nila, guys. Dito sa susunod, guys, tingnan natin kung anong pwede natin gawin dito. Ito, guys, oh. Nakaabot na siya dito sa ano, pero hindi pa siya lumampas sa balag. So, pabayaan muna natin siya, guys, na aakyat, saka na tayo magputol pag nandito na siya sa itaas. Anyway, itong mga side shoots niya sa baba, guys, tanggalin na natin para lalong mabilis ang kanyang pagyabong. Ayan, oh. Pinatanggal natin ang mga side shoots na hindi naman kailangan ng ating ubas. Tanggalin na rin natin, guys, itong mga lumang dahon. Ayan. And guys, okay na yan. Itong tendrils, tanggalin na rin natin ito, guys. Hindi na kailangan ng ating ubas. Ayan.
So pabayaan muna natin itong tendril sa itaas para panghawak niya. Bali na, nag-iwan ako ng dalawang tendrils na nakakapit sa guidepost niya. Tingnan natin yung iba, guys. Ito tayo, guys. Itong katabi niya, ito. Natanggal na rin natin, guys, yung growing tape. Gumawa na tayo ng tatlong cordon na yan. Hahaba na rin yan, guys. Hindi magtatagal. Itong katabi niya, guys, ito ang gagawan natin ng cordon. Kasi wala pa siyang cordon. So, dito ko siya puputulin, guys. Dito. Ayan. So, from there, tatlo pababa, yan ang iiwan natin na magiging cordon, guys. Isa, dalawa, tatlo. Itong bandang baba na side shoots, tanggalin na natin, guys. Hindi na natin kailangan yan. Itong paraan natin ng paglilinis dito sa ating ubas, one way para mabilis ma-achieve yung kanyang paglaki, pagyabong at pagtaba. Ito, guys, oh, ayan. Medyo bawasan na rin natin, guys, itong mga dahon niya sa baba kasi hindi na niya kailangan ito. Kahit dito sa kabila, tanggalin natin yung itong kwan, mga extra na dahon sa baba. Kasi nasa itaas na siya ng balag. Hindi na niya kailangan ito. Saka luma na itong dahon na ito, guys, oh. Ano na, nagbabrown na. So, yan, guys, medyo malinis na ang ating ubasan. Tanggal na yung mga unnecessary na side shoots. Tanggal na rin yung mga unnecessary na tendrils dito. Tatali na lang natin, guys, para hindi siya dalhin ng hangin. Baka mamaya may malakas na hangin. Medyo payat pa ito, guys, pero sa ginawa natin na pagtanggal ng kanyang mga side shoots at mga tendrils, hopefully bibilis na ang kanyang pagtaba at pag-akyat sa balag. Ayan, oh, tinanggal ko na yung tendrils na yan. Pabayaan muna natin yung isa. And guys, okay na siya. Ito sa kabila, nalinis na rin natin. Update ko na lang kayo, guys, later on kung nasa itaas na sila lahat ng balag, yung mga cordons na ginawa natin. Okay na sila, guys. Naayos na natin ang mga growing tips ng ating mga ubas. Hanggang dyan na muna, guys, itong vlog natin. Yung bibigay ko ng simple tips para mabilis nating mapalaki, mapataas, mapataba ang growing tips ng ating ubas. Kung paano natalagaan ang growing tips or talbos na siyang pinakamagandang indicator ng mabilis na paglaki o pagyabong ng ating ubas, guys. Sa mga kaubas natin, guys, na hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na lang. Para tuloy-tuloy ang sharing of experiences and sharing of informations natin sa ating pag-ubas. Lahat tayo matututo dito, guys. Ito po si Ono Primoris ng Morris Farms na nag-iiwan sa ating lahat ng isang magandang hapon. Thank you for watching my video, guys. See you on the next vlog. Bye-bye.